Entertainment Report coming your way. Jericho Rosales, isa po sa pinakasikat na artista sa Pilipinas, e nandito sa California for the Newport Beach Film Festival for his film Alagwa, that he not only acted in, I think he also co-produced that film. We have that interview for you later on, bahatid sa atin ng Pacific Rim. Pero bago ang lahat, sa ulo ng mga balita, nakakabahalang balita tungkol sa posibleng hate crime daw laban sa ating mga kababayan. Yan po ang pag-uusapan natin kasama si Ronnie Ligo ng Balita. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Tunay nga pong nakakabahala ang balita. Kasama natin ngayon si Ronnie Ligo from their Glendale Newsroom, joining us via Skype. Ronnie, ano itong hate crime daw laban sa ating mga kababayan sa Union City sa Northern California? Exactly. Yan ang term na ginamit ng police investigators dyan sa Union City, Northern California. Alam naman natin, marami tayong mga kababayan dyan. Ano? Ito pong issue na ito kasi merong isang school board proposal na naaprubahan nila to change the name of a middle school. Ano? Ang pangalan nun is Alvarado Middle School. Ngayon, papalitan nila in honor of Larry Itliong. Alam naman natin, union worker yan. Napag-uusapan natin yung mga May 1 ngayon, Labor Day, no? Eh kasi nga, yun, in honor of him, papalitan nila yung pangalan, eh nangyari, yung na-vandalize daw itong pangalan na ito at nilagyan ng mga expletive word. Hindi pa nila malaman kung sino ang mga perpetrators. But then again, this is being treated as a hate crime. Now, that also reminds me kasi it's, they said it's a crime against, you know, hate crime against Filipinos daw. This reminds me yung maalala mo si Joseph Fileto, yung ating postal worker, who was shot dead by, I guess the name was Buford or something, nung 10 years ago. So, celebrating, or nire-remember natin yung hate crime na yan, ano? So, hopefully, this is just an isolated case. But then again, binabantayan natin kasi alam naman natin na medyo sensitive issue na yan pagka race ang pinag-uusapan. In Union City, one of every 5 residents and one of every 3 students is of Filipino heritage. And Ronnie, you were talking about this school. Itong school na ito ay New Haven Unified School Board recently actually approved the naming of the school or the renaming of the school. Exactly. The school board voted 3-2 on April 16. I remember reporting on that here on the show as well, Ronnie. Magiging Itliong Veracruz Middle School, right, in honor of Larry Itliong and Philip Veracruz, yung dalawa nating kababayan na very instrumental sa labor union, sa farm workers union. Dito sa California, exactly. At of course, yung issue dyan is, yung presidente ng school board niyan is Filipino-American, ano, si Rosalinda Canlas. So, medyo sensitive yung issue at yun na nga, hopefully, this is an isolated case, hindi naman talaga napakalaking problema yan. And you know, it's not, we should have a voice, hindi magiging madali, Ronnie, because kumbaga we're shaking things up, pero at the same time, kailangan maging determinado tayo na ipaglaban natin kung ano man yung karapatan at recognition na dapat ay para sa atin at para sa ating mga kababayan, correct? Exactly. No? At of course, I also need to mention, hindi lang ito nangyari sa eskwela, no? Pati across the street, isang restaurant, no? Pati sila ay na-vandalize at mukhang may mga pinaint din doon or ginagrafiti na mga expletive word din against you know, sa ating mga kababayan. Nonetheless, makakaasa po kayo na kung may mga development sa kasong ito ay ihahatid namin sa inyo yan dito sa Kababayan Today and of course sa mga pahayagan ng Weekend Balita at US Asian Post. For now, Ronnie, we talked about this last Monday. Let us talk about the US Green Card Lottery dahil mukhang gagawin na naman 100,000 na mga katao ang magkakamit ng green card pero bilyon-bilyon ang nag-a-apply. Exactly. Actually, ngayon, ano, today is Wednesday, no? Those who applied for yung tinatawag na lottery nga ng green card, ano, mostly mga Africans yan, ano, they will find out today if they are qualified. 100,000 will be picked, but then again, only 50,000 will actually be processed. So malalaman natin kung ito nga eh, this may be the last time na magkakaroon ng green card lottery kasi nga, this is actually, they said the term was in the crosshairs of a Republican congressman kasi nga sinasabi nila wala raw silbi ito, no value itong mga itong green card lottery na binibigay lang kahit sino na lang dyan. At ang gusto nga nila sa proposal na pinag-usapan natin, maging merit system kung sino talaga yung mga better educated, sino yung mga master's degrees, bachelor's degrees at saka doctoral degrees, at sila ang makaka-immigrate sa Amerika na makakatulong sa
US economy. Parang mas gusto ko yan, Ronnie, kasi dapat din naman na paghirapan at kumbaga yung the word earn, we earn our green card, hindi yung sa swerte na lang at kung mabuno tayo sa lottery na yan, di ba? Yeah, of course. Well, alam mo naman na America, napaka-compassionate naman sa kanya. It wants the country to be as diverse as it could be. At so, kung sino man ang pwedeng mabigyan nila. However, gaya nga na-mention natin, if the U.S. Senate immigration bill is passed and becomes law, mawawala na yung lottery na yan. Alright, pag-usapan naman natin ang magandang balita mula sa Pilipinas na Moody Rating has said, or Moody has rated us as the rising, or has nicknamed us as the rising star of Asia. Oo nga, no? At mukhang magandang balita yan. Not only that, kasi nga ang pinaproject nila, 79% GDP growth ang mangyayari sa ating bayan na, at mukhang ang pati yung mga US businessmen, even Filipino-Americans na gusto mag-gumawa ng business sa Pilipinas. In fact, may kilala tayo, General, yung ating mga kaibigan, si Nardi Presa at si Bong Lim. Alam naman natin, very active sa community. Mukhang nasa Pilipinas nila, they're trying to, you know, make business there in the Philippines, at marami pa tayong mga kaibigan na talaga nag-explore doon sa Pilipinas. At hopefully, this will be the year, and you know, it becomes a trend wherein, you know, the Philippine economy will really be among those Asian tigers that will provide more jobs and of course will boost the economic situation of the country. Tama yan, Ronnie. In fact, even some young Filipino-American second, third, fourth generation pag graduate sa college, pinapauwi sa Pilipinas ng kanilang mga magulang. Yung iba, aba, nawiwili at nagsistay na doon, na naghahanap ng trabaho or nagsisimula ng negosyo. And that is good that all of that helps, they all help contribute to the success of the Philippines as a nation and the growth as a nation, di ba? Oh, no. At hopefully itong Moody's, ano, alam naman natin, Moody's recently dropped the credit rating of the United States. So hopefully ito sa Pilipinas naman ngayon, at it will become a boost as far as you know, inviting more investments in the Philippines from the United States, and not only that, from the whole of other countries in the world. All right, thank you for sharing those stories with us. Mas marami pa pong balita, Ronnie, sa inyong website, correct? Of course, ano, www.weekendbalita.com at usasianpost.com, and don't forget to pick up our copies, Weekend Balita and US Asian. Maraming salamat, more power to you. Maraming salamat po sa inyo. At gaya na nabanggit ni Ronnie Ligo kanina, today is May 1st, May Day. Pag-usapan natin ang karapatan ng ating mga manggagawa, and that's up next when we return. Don't go away.